Magandang umaga po sa atin lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. At ngayong araw nito ay araw ng Sabado. Muli po tayo magbabalik po sa ating pong programa na ginagawa po dito sa ating YouTube channel, ang Reading the Scripture Daily Bread. So ngayong araw na ito, salamat muli sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay muli po binigyan niya ng lakas, binigyan po niya tayo ng buhay sa buong magdamag na ito na ating pong pagising ay meron po tayong hininga at salamat sa Diyos. At ngayong araw na ito ay patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos na siyang pagkain natin araw-araw, daily bread, no? So ngayon po, dito po sa aklat ng Isaiah 41 verse 10 ay ganito po ang kanyang sinasabi sa talatang 10. Ang sabi po rito, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Si Lord po magpala sa mga salitang ito. Dito sa promise ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay, ay laging sinasabi ng ating Panginoon dito na ang Diyos ay nagbigay po sa atin ng encourage, no? Na sabi niya nga ay laksan po natin ang ating loob. Huwag po tayong manghinaan ng loob, mga kaibigan, mga kapatid. Ano man ang challenges ng ating buhay araw-araw na hinaharap natin, huwag po tayong manghinaan ng loob, huwag po tayong mawalan ng pag-asa because ito po yung pangako ng ating Panginoon na sabi nga, "Do not fear, I will be with you." No? Huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin. And of course, totoo yung sinasabi ng ating Panginoon na kapag ang isang tao ay patuloy na nagtitiwala at lumalapit sa Panginoon, the promise of God is always be there to support us, to help us, no? Na hindi niya hayaan na ikaw ay dumating sa punto na nariyan ka sa sitwasyon na wala kang magagawa. Tandaan natin, lagi tayong may magagawa sapagkat this is it, the promise of God, I will be with you. No? Not only I will be with you, but He always encouraged us and He promised us that God strengthened us. No? Ang Diyos po ang magpapalakas sa atin, ang Diyos po ang tutulong sa atin. And this is the promise of God na ibinigay niya sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, no? Ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas sa atin. Bakit tayo ay narito sa mundo? Bakit tayo ay dumating sa mundong ito? Dahil alam naman natin na there is a purpose for God's creation, no? Na makita natin, matanaw natin na ang Diyos ay nariyan. Ang Diyos ay narito upang ang tao ay patuloy niyang bigyan ng buhay, upang ang tao ay patuloy niyang bigyan ng lakas. So sa araw ng Sabadong ito ay makikita natin ang pangako ng ating Panginoon. No? Sabi niya nga, "I will uphold you with my righteous right hand." So tandaan natin, itataas ka ng ating Panginoon sa kanyang kanang kamay dahil alam niya na ang isang matuwid na mananampalata kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos. So we trust in God because we know that God is the God of power and the God of strength, no? So tandaan natin, sa araw nito ay patuloy nating ilapit sa ating Panginoon ang katawan ni Kristo, the body of Christ, no? We'll continue submit to God, no? Ilapit natin sa Panginoon sa araw nito na ang katawan ni Kristo ay magkaisa. And then our prayer for today is also the churches, no? The churches, lalo na yung pananambahan na sa araw ng bukas ay pagpipray natin. So let us pray. Lord, salamat ngayong umaga, Panginoon.
for giving us the wisdom of knowledge, Lord God, the daily bread, our spiritual feeding, Lord God. Salamat, Panginoon, sa araw nito, O Diyos, araw ng Sabado, weekends, Lord God, at salamat na ang salita mo, Panginoon, ay patuloy naming napakinggan at patuloy naming mapapanood sa YouTube na ito, Lord God. Salamat ngayong umaga, Panginoon, dalangin ko ang katawan ni Kristo, Panginoon, na patuloy mong pagkaisahin na the body of Christ, Lord God. Different body but one spirit, Lord God, and one faith, Lord. Unite the body, Lord God. Unite all the leaders, Lord God, ng iyong iglesia, Panginoon. Lord, ngayong umaga, maraming salamat na patuloy kang kumilos sa katawan mo, Panginoon. Ang mga nagkabahabahagi ay pagkaisahin, Lord God, sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw lamang, Panginoon, ang makagagawa nito, O Diyos. At ngayong umaga, dalangin ko, O Diyos, ang pananambahan sa araw ng bukas ng Linggo, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang iba't ibang iglesia na nagkaroon na, Panginoon, ng face-to-face gathering, Lord God. Let your people, Lord God, respective church, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat mananampalataya na ikaw ang kumilos na magsipagpuntahan na sa kanilang mga iglesia, Panginoon, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Gayon din, Lord God, pagpalain mo ang mga preacher bukas, Panginoon, ang mga pastors, ang mga gumaganap ng kanilang mga position sa church, Lord God, lalo na mga worship leader, Lord God. Salamat for your anointing upon them, Lord God. At ngayong umaga, Panginoon, patuloy kong dalangin, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Lord, patuloy na hipuin mo, Panginoon, ang lahat ng Pilipino, lahat ng mamamayan, at gayon din, Panginoon, ang aming pong mahal na Pangulo ay patuloy mong pagpalain at ingatan sa kanyang natirang buhang panunungkulan, Panginoon. Let your protection and provision be upon him, Lord God, lalo na sa kanyang mga kabiniti, Panginoon. Salamat sa iyong gabay at pangunguna sa kanila, Panginoon. Lord, salamat sa iyong banal na Espiritu Santo ngayong umaga, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na ito sa mga makapakinig at sa mga manunood, Panginoon. Let your presence, let your power, Lord God, will touch and save the people, Lord. Sa araw na ito, Panginoon, na makapanood at makapakinig ng iyong mensahe sa delivery na ito, Lord God. Salamat ngayong umaga, Panginoon. Aki pong patuloy na itinataas sa iyo at pinasasalamatan ka, Panginoon, sa YouTube channel na ito na gagamitin mo, Panginoon, upang maging instrumento sa pagbabahagi na iyong salita. Lord, thank you so much ngayong umaga. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen, amen, and amen. So, purihin po ang ating Panginoon. Yan po ang ating pong reading the scripture, Daily Bread. Sa araw ng Sabado, mabuhay po tayong lahat at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang Panginoon ay kasama po natin sa araw na ito. God bless us all. Bye-bye!